So, hi guys. Good afternoon. Ngayon, magluluto po tayo ng dinuguan. So, yung mga ingredients po natin, ito yung mga una nating ingredients. Yung ating meat, yung intestine, at saka yung dugo. Ito yung main ingredients ng dinuguan natin. So, i-small chop natin itong ating pork belly, tapos itong intestine, itong bituka, and then itong ating dugo, hahaluan natin siya ng vinegar later ng suka. So, ito yung ating main ingredients para sa ating dinuguan. Yan guys, so ito yung ating mga kailangan bukod sa ating meat at saka sa ating dugo. Kailangan natin ng onion, garlic, vinegar, salt, black pepper, bay leaf, ginger, green chili, lemongrass, and tomato. Ayan. Ito yung mga ingredients na kakailangan natin para sa ating masarap na dinuguan. So, ayan guys. Andyan na lahat yung ating mga kailangan. So, mag-start na tayo magluto ng ating dinuguan. So, check nyo mabuti ang ingredients. Ulitin ko. Yung dugo, yung liempo or yung meat, kung yung meat na gusto nyo ilagay, yung bituka, salt, bay leaf, black pepper, ginger, chili, green chili, lemongrass, tomato, onion, garlic, and vinegar. Otherwise, pag wala kayong lemongrass, pwede naman pong ilagay yung dried oregano. Since hindi available dito yun, we're using lemongrass. So, hi guys! Ayan. So, magsisimula na tayong magluto ng ating dinuguan. So, na-preheated ko na itong casserole, itong pan ko. So, lalagyan na natin siya ng oil para makapag-start tayong mag-gisa. So, 2 to 3 tablespoon ng oil. After na umiinit na yung oil natin, ilalagay na natin yung ating onion, garlic, and tomato. And also ginger. So, mainit na yon, i-start na tayo. Putay lang natin yun. So, once na mag-translucent na yung onion natin, ilalagay na natin sunod yung ating garlic. And then, yung ginger, pagkatapos yung ating tomato. So, ayan guys. Translucent na yung onion natin. Next na yung ating garlic. Sutay lang natin ng konti. And then, in-next ko na yung aking ginger. So, pag medyo okay na yung ginger natin, medyo umaamoy na siya, in-next na natin itong ating tomato. Guys, ayan. Umaamoy na yung ginger natin. So, in-next ko na itong tomato. After ng tomato, pag yung soft na siya, yung halos durog na siya, sa ako ilalagay yung meat. So, lutuin lang natin siya sa medium fire. So, ayan.
wait lang natin till mag-produce ng sariling juice yung tomato, then saka natin ilalagay yung meat natin. So, ito guys, ito yung dugo, ito yung vinegar. So, imimix ko na siya together. Tapos, para hindi na siya magbuo-buo. Mas madaming vinegar, mas masarap, hindi siya malansa. Pero, yung measurement nito is half cup lang muna. So, kung gusto mo pang mag-add later na lang, pwede naman yon. So, i-keep ko lang siya na ganyan, hahaluin ko lang siya. And then, after that, saka ko siya ilalagay dito pag luto na yung meat. And guys, nandito na lahat yung ating mga garlic, onion, ginger, and then tomato. So, bago ko ilagay yung meat, hintayin natin na yung na-smash na yung texture ng tomato para mas masarap siya, mas malasa. So, ayan guys. Ready na siya. So, pwede na natin ilagay yung ating meat. Unahin ko muna itong aking pork belly kasi itong intestine, itong bituka, nalaga na to eh. So, itong pork belly, hindi pa siya naluluto. So, uunahin ko siya. Since meron siyang mga fats, di ba? May taba. So, para mag-add siya ng oil sa ating ginisa. So, haluin lang natin siya. Sautein lang natin siya dito sa ating ano, mga unang ginisa natin na sa home. So, yan. And then, wait natin mag-produce siya ng sarili niyang juice. And then, ilalagay na natin itong ating intestine or yung bituka ng baboy. Pero, I think, baka yata ito kasi malalaki. Ayan, guys. Ilalagay ko ng next yung aking bituka. After nito, isusunod ko na yung salt at saka yung pepper para lumasa na siya. Natin siyang lumambot. So, ngayon, pwede ko nang ilagay itong aking salt. Sa paglalagay ng salt, una kong ginamit 1 tablespoon lang. Tapos, later, tikman nyo na lang kung kulang sa alat, then mag-add na lang kayo. Tapos, ito yung mga 15 pieces o 20 pieces ng peppercorn. Tapos ginrind ko siya, dinikdik ko siya kasi mas masarap, mas malasa kaysa sa yung nabibiling durog na paminta na. So, haluin lang natin. Sautein lang natin. And then, hayaan na lang natin siyang magkumulo or mag-provide ng sarili niyang juice. Then, mag-a-add tayo ng 1 cup of water. So, ito na yun, guys. I-a-add ko na itong 1 cup ng water. Pagkatapos noon, ilalagay ko na rin yung lemongrass. O yung tanglad. Tanglad sa Tagalog, sa English, lemongrass. Sa ibang lingwahe, ay, hindi ko alam. Yan. Ilalagay ko na rin siya para lumasa na siya. At the same time, nakakatulong din itong makatanggal ng lansa. Kagaya ng ginger. Mas madaming ginger, mas masarap. Yan. Tatlo siya. So, ayan guys. Sa pag-a-add ng water, depende kasi kung madami kang dugo
And then, yung water, una nilagay ko, 1 cup lang. So, later, titignan ko kung medyo kulang siya sa sabaw or sa soup. So, dadagdagan ko na lang siya uli later on. Pero, meron pa kasi kung dugo na hindi ko pa na ilalagay or pwede kong i-add din is vinegar. Masarap din. Mas malasa kasi mas masarap pa sa madaming vinegar. So, ayan. Ikikip ko muna siya dyan. Hahayaan ko siyang kumulo hanggang maluto yung meat. And then, saka ko ilalagay yung dugo. So, let's wait na lang hanggang maging tender na yung meat natin at saka yung bituka. So, ayan guys. Nag-start na siyang kumulo. So, let's simmer it for about 20 minutes to 30 minutes. Pero kung luto na siya ng tender na yung meat natin ng 20 minutes, then we can add na yung ating dugo. So, ayan guys. Kung sa tingin nyo, hindi pa malambot yung karne nyo o yung meat nyo, pwede kang mag-test konti na lang yung sabaw niya o yung juice niya, pwede kang mag-add uli ng water. Ito, 1 cup uli ito, pero hindi ko ilalagay lahat. Ilalagay ko lang 1/2 cup. Then, ititira ko uli yung 1/2 cup, then kung sakali na medyo lumambot na yung karne, saka ko ilalagay yung dugo. Pag hindi pa din masyadong malambot, mag-a-add uli ako ng water hanggang lumambot siya. So, ayan guys. Konti na lang uli yung pinakang soup niya at hindi pa siya ganun masyadong palambot. So, i-add ko pa tong another 1/2 cup and then mag-a-add pa uli ako ng another 1/2 cup. Or another 1 cup of water kasi medyo matigas pa yung meat, yung karne natin. So, pagka-add ko niyan at totally, siguro mga ilang minuto na lang siya, lalambot na rin siya. So, ayan guys. Ito na yung idadagdag ko, another 1 cup pa, hindi lang 1/2 cup. Kasi medyo konti yung sabaw niya eh. So, yan. So, sakto na to, sigurado ko. Hanggang lumambot siya ng husto. So, after noon, yan. Susunod-sunod ko na yung mga ingredients na kailangan pang i-add. So, ayan guys. So, let's simmer it again for another 10 minutes. And then, after noon, sure ko malambot na siya, ilalagay ko na itong dugo. After, pagkalagay ko ng dugo, hahaluin ko siya ng hahaluin para hindi siya magbuo-buo. And then, ilalagay na natin yung ating green chili and yung ating sikretong pangpasarap para maging malasa ang ating dinuguan. So, ayan guys. Malambot na yung ating karne, yung ating intestine, malambot na siya lahat. So, ngayon, ilalagay na natin itong ating dugo, yung ating dugo ng baboy, yung blood. So, habang nilalagay natin ito, kailangan halo tayo ng halo. Non-stop na halo para hindi siya magbuo-buo. Kasi dati nagluto ako nito, naging bachoy. Nagbuo-buo yung baboy kasi mali yung ginawa ko. First time yon kasi hindi ko siya masyado hinalo ng hinalo. Eh, nagkikrate kami magkapatid magkumain ng dinuguan. So, yun. Eh, marunong lang ng mama ko magluto ng dinuguan. Eh, may sakit siya that time. So, yun. Kami, nagluto. Naging bachoy. Hindi siya naging dinuguan. So, yan. Haluin lang natin siya ng haluin. Haluin ng haluin. Hanggang maluto yung dugo. Tapos, hanggang mag-dark na ba siya. Mag-kulay itim na siya. And then, saka natin siya titigilan sa paghalo. Kasi para hindi siya magbuo. Pero, I think, siguro, masyadong madami yung dugo, kulang sa sabaw. Pag gusto niyo lang madaming sabaw, mag-add lang uli kayo ng water. Pero 'di ba, usually ang dinuguan is medyo malapot, hindi naman yung sobrang labnaw. So ito 'yan. Ganito lang guys. Halo lang tayo ng halo. Hanggang maluto siya, halo lang ng halo kasi pag hindi mo hinalo, magbubuo-buo. Kumbaga sabi nga nila, makukurta. Lali ng Tagalog, eh, makukurta. Magbubuo-buo siya. So, ayan, halo lang siya ng halo.
I think magdadagdag pa ako ng konting water. Mga 1 cup lang kasi masyadong parang magiging dry. Yan, sakto na yan. So at this point guys, pwede na natin ilagay yung ating green chili at yung ating bay leaf. Yan. Then haluin lang natin hanggang kumulo. Pag kulo niya, mag-start tayo mag-simmer ulit for 15 minutes and then luto na siya. So ayan guys, nakikita niyo 'di ba? Kumukulo na siya. So mag-wait lang tayo for 15 minutes. Sisimmer lang natin siya for 15 minutes and then luto na yung ating dinuguan. Tapos, ang pinaka-sekreto para sumarap ang ating dinuguan ay ito. Sinigang mix. Basta, ako natikman ko masarap siya. Kaya ito na lagi, naglalagay ako nito. Tapos, bukod dito, yung kamatis. Diba usually ginigisa lang nila, walang kamatis. Pero to, meron. Masarap siya. Talagang masarap siya. So, ayan. Inalo ko na lang siyang ganyan. So, isisimmer na lang natin siya for 15 minutes. And then, luto na tong ating masarap na diluguan. Masarap na kapatner ng puto at ng kanin. So, ayan. Diba? Hindi siya nagbuo-buo kasi kailangan habang nilalagay mo yung dugo, halo ka ng halo, halo ka ng halo. So, ayan guys. Balik tayo after 15 minutes. No, 10 minutes na lang pala. So, ayan guys. Luto na yung ating dinuguan. So, let's taste it! Tiki man time! Pa natin yung meat and yung soup niya. Masarap. Sakto yung salt niya, tapos yung asim niya nalalasahan. Hindi siya malansa. Ay, masarap talaga siya. The best. Yung meat, sakto yung lambot. So, ayan guys. Let's eat. Luto na yung ating dinuguan. Bye! So, hi guys. Ito na ang aking dinuguan. Masarap na dinuguan. So, kain na tayo. Bye! I hope you enjoy. So, ayan na po ang ating lutong bahay na dinuguan. So, enjoy guys!